masyadong complicated at unpredictable ang binabata natin na virus COVID-19. But yes, there is an equally unpredictable thing. And this is the presidential election. Talagang hindi mo... Pero alam mo, hindi naman so unpredictable yung nangyayari ngayon sa eleksyon. Dahil sa yung sa eleksyon, napaka-normal na merong predictability sa mga bansa na ang nagpipili o pumipili ay yung political parties, yung doon pinapanday. Sapagkat hindi yun ang sistema natin, it's basically personalities, it's more complicated. But alalahanin natin, matagal na tayong binibigyan ng trial balloons eh. Hindi masama yes. yun eh. Talagang ginagawa ng politika yun eh. Ng politiko. Talagang itong combination, etc. Hindi ako tatakbo, pero alam niyo, hindi ako interesado. Pero kung ang taong bayan, ang silang kahit na ako, alam kong gamitin yung mga ganun na sistema. So we are like a chess game. We are now leaving the trial balloon stage. In fact, sa chess, tapos na yung opening gambit, yung Ruy Lopez opening, etc. Nakaposisyon na. So hindi naman aandar yung game na yun kung hindi magkakaidan. Magkakakumpul-kumpula na, magkakakampi-kampihan na. Hindi na girian. Nandito na tayo sa talagang we have to knock down, they have to knock down their opponent or get them into their side. So it's no longer positioning. It is already a stage wherein nagkakainan na ng pieces. So we are still undecided. Hindi pa natin makita kung ano magiging pares-pares. Pero hindi ako nagulat doon sa statement ng presidente ha, na sinabi niyang, in effect, he was saying, impossible yung Duterte-Duterte tandem. Because yeah. in trial balloons, napaka-importante na minomonitor mo ang reaksyon eh. Hindi mo kaagad, kung nakikita mo naman magkakaroon ng backlash, I think he was already saying something that is going to be expected. Yes. Ka-Orly, we just have to mention, ano, in all fairness, na itong trial balloon na Duterte-Duterte is the one leading the trial balloon pagdating sa survey sa ngayon. Diba? Oh, pero, sa ngayon sila, di ba? Pero pag hindi pa lumalabas yung mga objections, kasi it's a debatable proposition eh. Yeah. Remember, noong nakaraang 2016 election, may mga dynasty na naubos sila. Lahat sila natalo. Yes. And dapat natin isipin na while you can have a rating na merong combination na ngayon eh, maganda ang reaction, if it comes to the fore, tapos eh, pinagdedebatehan na lumalabas yung iba't ibang mga punto de vista, palagay ko magkakaroon ng ano eh, mga ano, pagbabago. Alam mo sa politika, napaka-importante, meron kang laging small percentage na sa'yo yan. Talagang yung iyo. Yan eh, mga naniniwala sa'yo. Hindi matitinag yan. Meron naman mga kaaway na meron rin isang mas maliit din na portion na talagang ayaw sa'yo. Talagang galit sa'yo. Kahit anong gawin mo, hindi mo ma-please. Ang pinag-aawayan lagi dyan, yung undecided. Yung nasa gitna. Yan ang malaki. Meron naman moods yan eh. Pero yan, vulnerable yan sa kampanya. Vulnerable yan sa messaging. Kaya itong election ito, napaka-importante din dahil sa kakaiba. Because of COVID-19, pati ang kampanya nito is going to be totally different. And so, that being the case, it's going to be a different game because the tactics will be different. However, the one who has the best strategy will be the one that will prevail. And you have to give those in power yung bang kumbaga sa odds, may kalamangan talaga yung nasa pwesto na, I don't know. Although it's not saying it will be permanent.